Okay, kurihin na bang inaon? At salamat doon sa umawit sa atin. Sa dalawang umawit, mabalasik. Magandang umaga po mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa kaparaanan na ipinagkaloob sa atin, na atin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Bagamat yung aralin natin ay paulit-ulit po, medyo ano natin, meron po tayong dapat sigurong makita dyan sa aralin na yan na kumisal hindi po natin napapansin. Ano? Kapitan John, maligayang paglalakbay muli sa iyo. Naway ang patnubi ng Panginoon, ingatan ka sa iyong paglalakbay bukas. Okay, yung pag-aaral natin, mga palasak ng pag-aaral, unahin ko siguro si Pedro. Ngayon na baka, lalapit ko na lang. Nais kong basahin yung pang-aralin natin, sabi dito, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay. Ibig sabihin, itong pagsubok na ito, para bang hindi pa nangyayari. No? Kasi yung mga pagsubok na ilan, yung mga maliit na pagsubok natin, nararanasan natin, yun yung sinasabi ni John na parang toothpick na lang sa atin yun, kayang-kaya na natin. Pero itong pagsubok na ito, kuminsan, hindi natin ito nakikita, hindi natin inaasahan, ito ay dumarating talagang kusa. Na kapag dumating ito na hindi ka handa, doon yung time talagang bibigay ka. Hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Pero bilang isang nakaalam ng salita ng Panginoon, magandang umaga sa lahat ng mga onliners po, puri ng Panginoon. Bilang isang nakaalam ng salita ng Panginoon, merong ibinibigay ang Diyos sa atin para ating mapagtagumpayan, malabanan yung mga pagsubok na dumarating na yan. Kasi pag hindi mo alam yung bagay, kung ano gagawin mo, idatapak ka talaga yan, mga bagay na ganyan. Idatapak ka. Tandaan natin, ang pagsubok sa Kristiyano, pangkaraniwang bagay na lang. Kasi nung simula, nung ikaw ay humawak sa araro ng Panginoon, sinasabi ng Banal na Kasulatan, maraming dawag at tinik sa iyong dadaanan. Doon lang, makikita mo na marami ka talagang hirap na titiisin sa mga bagay na ganyan. Pero ang pagsubok, hindi ito para tayo ay manglupay-pay, para tayo ay manghina, para tayo tumigil. Hindi. Ang pagsubok, ito yung mag-uudyok sa atin para magpatuloy tayo ng maglingkod sa Panginoon. Kasi test ito eh, test sa ating pananampalataya. Test ito sa ating pananampalataya. Paano? Bakit? Kung una, stability. Bakit ka tinetest ng Panginoon? Ikaw ba ay matatag na? Malalaman ng Panginoon tatag kasi pag dumating yung isang pagsubok sa'yo, yung mga bagay na hindi inaasahan, kapag ikaw ay bumagsak, hindi ka stable. Mahina pa yung pundasyon mo. Ano ibig sabihin nun? Nagdagan pa yung pundasyon mo. Nagdagan mo yung pananampalataya mo. Para kung dumating may bigat na pagsubok, hindi ka igugupo nito. Sa ngayon, yung pagsubok na naranasan natin, hindi na katulad ng mga nakaraan na pagsubok natin. Bagamat ganun, may ilan na ganun, hindi natin makuha, hindi natin maalaman. Kasi ang akala natin, okay lang. Okay lang. Kaya nga yung isang aralin natin, makapansin nyo doon, mas maigib. Ano sabi doon? Nice kong masahin po. Sabi dito sa unang Samuel, sa 15, sabi dito, nais ko muna lang pumasahin yung bandang parte po, no? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Hindi natin masyado napapansin ito. No? Akala natin maliit na bagay ito. Maliit na bagay. Yung salita ng Diyos, akala natin maliit na bagay lang. Napapaalahanan tayo na may utos na gusto sa ating ipagawa na hindi natin magawa. Hindi natin alam na yung bagay na yun, isang pagsubok sa Panginoon, ng Panginoon sa atin yun, kung gagawin mo. At kung hindi natin nagagawa yung mga bagay na ganyan, merong kaukulang palo ang Panginoon tayong tatanggapin. Na nagbubunga, hindi lamang individual, kundi full church ang sasuffer. Kaya yun, titignan natin ngayon, gaano makahalaga itong bilin ng Panginoon? Gaano makahalaga itong utos ng Panginoon na ibinibigay sa atin? Di ba? Halimbawa, tayo napapaalanan tayo. Maliwanag ang salita ng Diyos sa chapter 5. Halimbawa, napapaalanan tayo na ganito, na kung maghahandog ka, ano sinasabi sa chapter 5?
kung naalaman mo na ikaw ay maghahanok sa lambana at naalaman nung merong yung kapatid mo, ano sa'yo, pumaroon ka, ibig sabihin, yung paghahandog, napakaselan din pala. Para tanggapin ng Panginoon, meron kang dapat gawin upang yung paghahandog natin maging kalugod-lugod sa Panginoon. Naniniwala ako na wala naman sa ating ngayon ito, na isang kapatid eh, ano, wala naman siguro ganito sa ating ngayon. Kasi nakikita ko rin na yung bawat isa na nagsusumikap. Mas mabuti nagsusumikap kasi hindi nagsusumikap, mga kapatid. Mas mabuti yung dumadalo kasi hindi dumadalo. Tandaan natin yan. Yung dumadalo, masipag magdalo, may pag-asa yan. May pag-asa yan. Ngayon, sa pag-aaral natin, na sinasabi ko kanina, doon sa pagsubok, alam na natin eh, kung gaano, bakit tayo sinusubok ng Panginoon. Sinabi ko kanina, kung ikaw ba ay matatag na. Pangalawa, ano? Loyalty. Katapatan. Ikaw ba'y tapat sa Diyos? Katulad na nangyari, sino ba sinubok? Si Job? Di ba? Ang pagkatapat niya ay hindi niya aalisin kahit anong mangyari. Sana ganun din yung kaisipan natin. Ano man yung dumating, ano man yung balitang dumating, dapat stable tayo. Dapat tapat tayo sa Panginoon. Kung ano yung sinalita ng Panginoon, yun yung dapat natin gagawin. Katapatan, napakahalaga nito, mga kapatid. Kaya nga, pinalalagi ng Panginoon yung mga tapat sa lupain. At kinalulugdan, at yung mata ng Panginoon, sabi niya, ititik ko doon sa mga tapat. Kaya napakahalaga ng tapat. Kung tapat ka ngayon, dumating yung pagsubok sa'yo, normal lang yun. Di ba? Sabihin natin, normal lang na pagsubok itong nangyayari sa atin. Gaano mang kabigat yan, gaano mang maliit man yan, alam po na kaya natin pagtagumpayan kapag ang salita ng Diyos nasa atin. Diba? Nasa atin. Kapag nasa atin salita ng Diyos, kaya natin yan. Totoo ba tayo sa Panginoon? Tanungin natin sarili natin kung totoo tayo sa Panginoon. O paano ba tayo magiging totoo sa Panginoon? Diba? Tanungin natin sarili natin, ang paglilingkod ko ba ay totoo? Kung totoo ang paglilingkod mo, susubukin ka ng Panginoon. Eh kung hindi totoo ang paglilingkod mo, malabo yun. Baka hindi ka subukin ng Panginoon. Gagawa ang pagsubok na darating sa'yo, yung gawa mo, yun yung pagsubok na darating sa'yo. Pero kapag ikaw ay totoo sa paglilingkod mo sa Panginoon, susubukin ka lagi ng Panginoon. Kaya nga 11:5 ng awit, ano sabi doon? Ang matuwid, sinusubok. Ano sabi doon? Masayin ko lang. Sa 11:5, sabi dito, sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Ayan. Kapag matuwid tayo, normal lang na subukin tayo ng Panginoon. Bakit? Para, sabi nga kanina, narinig ko kanina, para lumabas tayong isang tunay na ginto. Hindi yung tubog sa ginto lang, nagkukunwari, hunyango, hindi ganun. Narito lang, umaaten, pero yung puso, wala pala. Yung kaisipan, wala. Hindi ganun. Nilalabas ng Panginoon yan. Diba? Ang mga masama, inilalabas ng Panginoon. Hindi tatagal yan. Kaya nga, lumalabas sa atin eh. Bakit? Hindi sa atin. Sabi ka ng protector sa akin, pag napaalalahanan mo na minsan, tapos na. Tapos na po. Kaya, kung halimbawa, mapaalalahanan kayo, mga kapatid, once na lang. Hindi na, ganun kahit ngayon ang ano ng Panginoon. Pero hindi ko naman gagawin siguro yun hanggat nakikita ko yung ano ng kapatid. Pero, kasi may mga kapatid tayo talaga na pinalalanan ko talaga. Pinuntahan ko, pinalalanan ko, sinabi ko, ganito, ganito, ganito. Pinagbigyan ako, umatin. Nang pagkatapos ng umatin, wala na. Balik na naman doon sa destination niya. Nung bumalik doon, nalaman ko bumalik, after ilang months yata, bumalik ulit dito, inisip ko ngayon, sabi ko, Panginoon, pupuntahan ko ba, Panginoon? Kailangan ko bang puntahan muli, Panginoon, at paalalahanan? Ay, hindi ko na pinuntahan. Sabi ko, kung nasa kanila ang salita ng Diyos, yung salita ng Diyos, yun yung mag-uudyok sa kanila para pumasok dito.
para magpuri sa Diyos. Ngayon nakita ko, wala sa kanila yung salita ng Diyos. Mas malaga yung ganun. Mas malaga yung ganun. Kaya sabi sa akin ng Banal na Espiritu, bayaan mo na sila. Nagawa mo na yung tungkulin. Sumasakit, sabi ko. Medyo maano sa akin kasi nga, siyempre, naging bahagi na kapisanan, tapos ganun. Kaya, ano ko mga kapatid, sa atin, dumarating yung mga bagay na pagsubok sa atin, i-handle lang natin ang maayos yung pagsubok natin. Huwag niyong kalilimutan, sabi ng ating, sabi ni Apostol Pablo sa Corinthians 5:18, magsipanalangin kayong walang patid. Ito ang the best weapon to overcome yung trials. The best yan, mga kapatid. Huwag na huwag niyong pababayaan yung panalangin kapag may pagsubok kayo. Si David, sabi niya sa 119:164, makapito beses ako'y nagpupuri sa Panginoon. Hindi mo yan? Siguro tayo, ilang araw ba tayong nananalangin sa Panginoon? Siguro, maximum is three prayers, siguro. Magagawa natin. O mayroon po apat na beses. Pero si David, ang dami. Iniisip mo, sabi ko, paano kaya yun? Alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, alas 6 ng gabi, at alas 9 ng gabi. Bonus, alas 12, alas 12, meron pa. Nagawa ni David yung gabi. Kaya tingnan natin yung pananampalataya ng David. Tingnan natin yung kanyang paniniwala sa Panginoon, yung pananampalataya sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, sabi niya ganun, hindi niya agad na, hindi pa siya nagbibilang isa, dalawa, tatlo, para sa, hindi. Pag sinabag ng Panginoon, instantly, sunod siya. Pag may paalala, sunod agad siya. Ganun kagaling si David. Kaya minalang Panginoon si David. Bagamat nakagawa siya ng mga bagay na, ano, hindi gaano tinira ng Panginoon yun. Kasi nakakita ni David, ng Panginoon, yung puso ni David. Hindi para sa ganun. Pero ang puso mo para doon, talagang gagawa ka ng kasalanan. Pero pag sa Panginoon ang puso mo, tilamsip lang yung bagay na gagawa mo at nakikita ng Panginoon yan. Alam na ang Panginoon yan. Sa atin ngayon, nakikita ng Panginoon yung puso natin. Kung talaga bang ikaw isang Panginoon o hindi. Kung tayo ba ay nagkukunwari ng paglilingkod o hindi. Kung totoo ba tayo sa Panginoon o hindi. Alam na ng Panginoon yan. Alam na alam ng Panginoon. Kaya nga sa atin, may mga palasak na yung mga talatang inaano natin. Sabi nga si Santiago, sabi dito, kaya nga nabanggit ko kanina, ang panalangin ang isa sa pinakamabisang bagay para matalo natin yung pagsubok, mapagtagumpayan natin. Eh, may pagsubok ka na, lupay-pay ka pa, hindi ka mananalangin, ano mangyayari sa'yo? Uudyo ang galan ng kaaway, mabuti yung ginagawa mo. Sige, maghimuto ka dyan. Hindi maganda yung ganun. Mas maganda kapag may pagsubok ka, lalo ang kumapit sa Panginoon. Huwag kang iwalay. Nagbabata o baga ang sino man sa inyo, manalangin. Sabi rito. Natutuwa ang sino man, awitin niya ang mga pagpupuri. 5:13 ng Santiago. Kaya pag mayroon man nagbabata, sabi ko kanina, walang iwang mabisang pananggalang. Yung panalangin. Sapagkat ito yung ginagawa ng mga taong matuwid noong unang panahon. Yung pagpapanalangin. Sa pagsubok, alam po naman, sa pagsubok, kaya natin yan. Kailangan lang natin, sama-sama tayo. Kailangan lang natin, alisin yung mga bagay na kasipan ng negatibo. Laging ilagay sa isip, yung pag-ibig. Kung sino ba yung nakagawa, apply lagi yung pag-ibig. Huwag yung inis, huwag yung galit, huwag ganun. Nakakapundos ang kaaway. Pag-ibig lagi. Kung nagkulang, pag-ibig din. Sapagkat ito naman talaga yung gusto ng Diyos sa atin eh. Mag-ibigyan kayo sa isa't isa. Ganun ang gusto ng Diyos. Kasi pag may pag-ibig, walang puwang ang kaaway. Hindi siya makakapasok. Pag sa paghandog naman, makikita natin, iba't ibang paghandog ng makikita natin mga kapatid. No? Bakit ko, sabi ko nga, palasak na rin itong mga bagay na ito na aralin natin. Kaya hindi na ako nagumagamit ng anong talata. Na mas maigi, sabi rito, yung pagsunod kaysa hain. Tandaan po natin yung mga kapatid. Ang Israel, nung sila ay pumasok ng ilang for 40 years sa kanilang paglalakbay, hindi sila hiningi ng Panginoon na kayo magandog sa akin. Hindi. Ang sinabi sa kanila,
sundin ninyo ang palatuntunan, sundin ninyo ang aking bilin, sundin ninyo ang aking utos. Yun ang sinabi ng Panginoon. 11:1 ng Deuteronomy. Sabi dito, ito'y binigay ng banal na protector noong July 3, 2015. 11:1, kaya't iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos at iyong susundin ang kanyang bilin. Napakalaga ng bilin. Napakalaga ito, mga kapatid. At iyong susundin ang kanyang palatuntunan at ang kanyang kahatulan at ang kanyang mga utos kailanman. Iyon yung ibigay ng Panginoon sa kanila. Sundin lang yung mga bagay. Hindi sila hiningi ng Panginoon na maghandog kayo sa akin ng ganito. Hindi. Hindi sila hiningi. Ganun ang nangyayari sa kanila. Sa paghandog, makikita natin, bakit ba naghahandog? Si Noe, pansinin natin yung paghahandog na ginawa ni Noe, doon sa chapter 8 ng Genesis, sabi dito. Sa Genesis 8:20, at ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon. Ito yung matapos na ano, na humupot na yung baha ng 120 days. I think 120 days yata yung may baha. Kung humupot na siya, doon, lumabas na sila Noe, at dito gumawa siya ng dambana. Sabi dito, ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At, ito sa 21, sinamoy ng Panginoon ang sarap na amoy at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpayin ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi na muna muling lilipulin pa ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. So, yun yung sinabi ng Panginoon sa ginawang paghahandog ni Noe, sinabi, hindi ko nalilipulin muli ang lupa sa pamamagitan ng tubig. Ngayon, kunin natin dito yung isa sinambi ng Panginoon, yung masarap na amoy. Ganun pala ang ginagawa niyan. Kapag naghahandog pala sa Panginoon, ibig sabihin, sinasamoy pala ng Panginoon yung handog. Kung ito ba yung masarap na amoy. Sabi, tayong mga Kristiyano, isang masarap na samoy tayo sa Panginoon dapat. Sarap na samoy tayo sa Panginoon. Kasi nga, inaano ng Panginoon, inaano yan, sabi rito eh, sinasamoy ng Panginoon. Eh kung hindi tayo masarap na samoy sa Panginoon, paano yun? Halimbawa, ganito, binilinan ako ng Panginoon. Oh, ikaw, kapatid, Oliver, kailangan ganitong gawin mo, hindi mo si ganito. Ngayon, pasiwara lang, nung narinig ko yun, hindi ko ginawa. Yung ginawa yung isalita ng Panginoon sa akin. Eh ako naman, panay naman atin ko ng gawain. Panay-puri ko si Diyos. Nakakalimit ba sa Diyos yung ginagawa ko? Tanongin natin sarili natin. Tanongin sarili ko. I'm sure hindi. Kasi bakit? Merong salita ang Diyos na dapat gawin mo. Yun ang dapat. Kapag hindi mo ginawa yung bilin at utos na yan, may tampo ang Panginoon sa atin. Kahit anong gawin natin, magpuri tayo. Basta may bagay na ginawa ang Panginoon na hindi natin ginanap, may tampo ang Panginoon, tinitiyak natin. Pasalamat nga tayo at hindi tayo iniiwan ng banal na Espiritu. Diba? Nandiyan pa rin siya. Maging bagamat tayo yung nakagawa ng pagkukulang sa Kanya. Sa din natin pagtupad sa kanyang mga salita. Kaya nga doon sa pag-aaral na ito, mas maigi yung pagtupad kaysa hain. Noong kasi makikita natin, mayroon ng pananaw, o ibig sabihin, mayroon ng future na sinasabi doon sa banal na kasulatan. Sa lumang tipang pa lang, mayroon ng sinasabi na hindi na niya tatanggapin yung mga bagay na hain na yan. Sapagkat ito ay panahon may panahon ng pagbabago na mangyayari. Kaya nga doon sa 21 Kawikaan, may salitang ganito. 3. Gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong kalugod-lugod sa Panginoon kaysa hain. Kaya nga makita natin,
yung pagganap talaga ang higit na kinalulog ng Panginoon. Ngayon bakit? Magbigay tayo ng halimbawa. Kasi ang Israel, totoo, nung pumasok sila sa lupang pangako, hinigin na sila ng Panginoon ng paghahandog doon. Ang naging problema, ito ang naging problema dyan. Sa Amos, sa 4:5, sabi dito, sabi sa Amos 4:5, kayo'y maghandog ng hain ng pasalamat na may libadura. Ayan. At kayo'y maghayag ng kusang mga handog at inyong itanyag sapagkat ito'y nakalulugod. Kanino? Sa inyo. Hindi sinabi ng Panginoon sa akin. Kasi kapag naghandog tayo may libadura, ilimbawa natin yung sarili natin. Tayo. Kasi masama yung handog tayo sa Diyos eh. Sabi ni Apostol Pablo sa Corinto, di ba? Tayo yung masama yung handog sa Diyos. Ni Apostol Pablo. Ayun, sabi dito, sapagkat ito'y nakalulugod sa inyo. Sa akala natin, handog tayo ng handog sa Panginoon ng ating sarili, yung pala, may mga bagay para tayong dapat gawin na higit na mahalaga doon sa hiningi ng Diyos. Ain at handog ay di ko ibig, kundi ano? Yung ano? Yung pagtupad sa kanyang mga utos. So makita natin, napakahalaga pala, bilin ay bilin, utos ay utos. Napakahalaga pala nito. Maliit man ito, lalo na yung malaking utos pag hindi nagaganap. Merong impact. Isa sa mga nangyari dyan, sa unang hari, meron akong nakita dyan, ganito, na halimbawa lang ito, yung pangyayari kay Akab. Sabi dito, basahin natin itong chapter 1 King chapter 20 verses 35 to 36, sabi dito, at isang lalaki sa mga anak ng mga propeta ay nagsabi sa kanyang kasama sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, saktan mo ako. At tumanggi ang lalaki na saktan niya. Ayan, yun, magkasama sila, dalawang propeta. Sabi nung isang propeta, sa kanyang kasamang propeta, saktan mo ako. Sabi ganon. Pero, tumanggi yung isang propeta, nasaktan siya. Sabi dito, sa 36, nang magagayoy, sinabi niya sa kanya, sapagkat hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, narito, pagkahiwalay mo sa akin, papatayin ka ng 1,000,000. Ito lang, simpleng ano lang ito. Di ba? Papatayin ka ng leon, sabi sa kanya. Pagkat hindi mo sinunod ang salita ng Panginoon, papatayin ka ng leon. Kaya sa atin, hindi naman ginagawa sa atin ng Panginoon yung gano'n. Kundi, naroon talaga, kapag hindi natin nagawa, expect natin yung pagsubok. Check yan. Kaya nga, makikita natin, may pagsubok na ginagawa ang Diyos, may pagsubok na tayo minsan ang gumagawa ng pagsubok. Dahil sa atin. At mas mabigat yun kapag yun tayo gumagawa ng pagsubok. May mas malaking bagay ang darating sa atin. Kaya nga sa ang pagsubok ng Diyos, sabi nga, ito ay nagpapatibay. Wala lang po akong oras at salamat po sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, purihin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At salamat sa mga nagbigay ng awit at sa unang nagmensahe sa ating Diyakono. At purihin ang ating Diyos. At magandang umaga rin sa mga kapatid natin online. At magpatuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Kamusta ang bawat isa? Maganda ba ang umaga ng bawat isa? Anong gulayat ang pasan-pasan ng bawat isa? Masyadong malaki yun, no? At purihin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang kapisanan, lagi kong binabanggit, ay mayroong dala na mataas na antas pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Lagi kong binabanggit yan dahil may patotoo ang kapisanan sa pamamagitan ng Espiritu na isinusugo ng Panginoon. Ito ay patotoo, sabi sa 22, this is na Apokalipsis,
akong si Jesus ang nagsugo ng aking anghel upang magpatotoo sa iglesia. At yan yung dahilan kung bakit sinabi sa aklat ng 1 Pedro 5:8, ang leon ay umuungal na humahanap ng kanyang masisid. Kasi ang tungkulin ng kaaway ay ang ating kaluluwa ay masama niya doon sa kaparusahang naghihintay sa kanya. Kaya nga, ang sabi ni Juan dito sa unang Juan, sa 5:18, ganito yung pagkakasabi. Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Dadapat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat ng kanyang sarili. Kung bakit hindi siya nagkakasala, ibig sabihin nun, hindi siya nagkakasala ng sinasadya. Hindi siya nagkakasala na alam niyang pagkakasala. Kung nagkakamali ang isang pinanganak ng Diyos, hindi intensyon. Hindi niya alam, hindi niya sinasadya. Kasi nga, nag-iingat siya sa kanyang sarili. Ngayon, ang sabi roon sa kasunod, at hindi siya ginagalaw ng masama. Hindi ka mahihipo ng masama. Ano bang masama ang tinutukoy dito? Hindi ito yung masamang tao lang. Yung masamang tinutukoy dito, yung masamang kaaway. Espiritong masama ito na hindi ka niya mahihipo kung nag-iingat ka sa iyong sarili. Pag hindi ka nag-iingat, masusubukan ito, mahahawakan ka niya. At kapag nahawakan ka niya, dadaling ka nito sa ipagkakasala sa Diyos. Yun yung sinasabi natin madalas. Gumagalaw yung kaaway para yung kaluluwa natin madala niya. Kaya pag ikaw ay nahipo niya, kaya nga umuungal to eh, para masilo ka niya. Kaya nga ang payo ni Apostol Juan, no, ang pinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Kapag hindi ka nag-ingat, naging pabaya ka, hindi ka focus doon sa goal na pinupuntahan mo, sa daan na inilagay sa iyo ng Panginoon, magagalaw ka ng masamang ito. Yun yung dahilan kung bakit kinakailangan natin na maging focus doon sa pagkakatawag na itinawag sa atin ng Panginoon. Dahil hindi po ito biro. Dahil once na ikaw ay nagalaw ng masama at ikaw ay nahikayat sa masama, hindi natatanggapin ng Panginoon yung hain na hinahain natin sa kanya. Mahalaga ang hain. Kasi pagbibigay mo to ng pag-aalay mo ito sa Diyos. Pero kapag nag-aalay ka sa Panginoon na hindi matuwid ang iyong sarili sa harapan ng Diyos, hindi niya ito tatanggapin. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi niya tatanggapin kapag nag-ahain ka na may karumihan sa iyong puso. Kaya nga, iharap ninyo ang inyong sarili na hain buhay na sa ninyong katapatang pagsamba. Yung katawan mo, pinaharap yan. Kasi ang sabi sa aklat ng Roma, sa 6, ganito ang pagkakasabi. Sa 13, huwag din naman ninyong ihandog ang inyong sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan. Kaya nga pinahandog sa atin sa Roma 12:1, madalas natin binabanggit, ibigay niyo ang inyong katawan na haing buhay. Kasi ang sabi rito, huwag ninyong ihandog ang inyong sangkap na kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan. Kaya yung katawan mo, ihandog mo sa Diyos na buhay. Kasi kapag ito ay nagamit na kasangkapan ng kasalanan at kalikuan, ay hindi na ito tatanggapin ng Panginoon. Kaya nag-aaral tayo eh. Kapag marumi yung mata, dukwitin mo.
Ano ibig sabihin, dukitin mo, alisin mo doon sa ikarurumi nito. Kasi isang sangkap yan na inihahandog mo sa Diyos. Kaya kung marumi yan, hindi tatanggapin ng Panginoon. Mas lalo na yung puso natin. Mapalad ang may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Kung marumi ang puso mo, paano mo makikita ang Diyos? Kaya pinalilinis yung puso. Kaya mapalad ang malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Kaya kung marumi yung puso ngayon, hindi mo makikita yung Diyos. Kaya pinalilinis kapag haharap sa Panginoon. May purpose yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Lagi natin natandaan yan. Kaya nga meron tayong video sa brethren, sa mga kapatid natin online. Kapag wala tayong masyadong ginagawa, painggan nyo uli yung video para ma-recall yung aral at makakatulong yun sa bawat isa sa atin para tayong maingatan. Dahil yung mga aral na yun, yung salita ng Panginoon na napapainggan natin, mag-iingat sa atin yun, magre-recall lagi yung paalala ng Panginoon. Yung mga aral. Kaya kung wala rin lang ginagawa, panoodin nyo uli. Painggan nyo uli yung aral. Di ba? Sabi nga natin noon, kapag ang isang tao, no, tayo, di ba, nabibigatan na. Parang, di ba, sabi ko, para kang nagbabarbel. Hinahayaan ka lang dun sa pagbubuhat mo. Kasi kailangan mong gawin yon para, siyempre, kalakasan ng katawan mo yun Kaya, barbel ka. Barbel. Tapos, taga, hindi ko na kaya. Mahirap na. Ang gagawin sa'yo yung trainer mong nandoon, dadagdagan pa nga ng weight yun, ng bigat Di ba, sabi ko noon, pag dinagdagan ng bigat yun, di mas mabigat na yung bubuhatin mo. Pero kapag dumating na, yung kalakasan mo doon sa hangganan, hangganan na yung dumating, nandun na lang yung huling lakas mo, dumating yung hangganan, doon mo makikita, natutulungan ka ng trainer mo. Kasi dumating na yung hangganan ng iyong kalakasan. At kung papansinin mo, siya na nga magbubuhat ng barbell mo Yung binubuhat mo, siya na mismo ang magbubuhat nun. Bakit? Dumating na sa hangganan yung kalakasan mo. Nakita niya na hindi niya kaya. Kaya siya na mismo ang magbubuhat. Diba? Tagal nating nag-aaral ng ganyan. Bakit? Nakakalungkot na. Kasi sabi ko nga, hindi nyo mamakita yung pagmamahal sa akin sa pagkalinga ng ganito, sama-sama kong ganito. Pero pagdating sa kaluluwa, na ano yung kalooban ko kapag makakantayan ng kaluluwa na mawawala dahil sa hindi pag-iingat. Nakakaano sa puso. Para bang sinasabi ng sarili ko na nagkulang ba kami sa pangangaral para may mga mawawala pa sa paglilingkod sa Panginoon. Na kung babasahin mo yung saklap ng dadanasin ng mga kaluluwang hindi sumunod sa Panginoon. Kaya nga sinasabi na ng ng Panginoon na yung mga dati na nakakilala na sa Panginoon, pinapupuntahan, pag napuntahan, ayaw makinig, hayaan na. Mga anak, mga kaibigan, mga magulang na nakabahagi ng kapisanan na nagpapatuloy sa hindi pagpapalaga ng pagtawag ng Panginoon, hayaan na, pabayaan na. Dahil ang hinaharap na ng Panginoon ngayon, yung magsunod na totoo. Tawarin niyo ako, kapatid, kasi ilang araw na akong din nakatulog sa pag-iisip sa mga mahalagang kapatid na alam ko na, alam namin na hindi na makakapagpatuloy sa pagsunod. Hindi niyo ako, pasesya na. Kasi yung bigat para sa
bagamat kami nagkukulang din naman, pero hindi sa mga pagkaluluwa na maaaring ikawalay ng bawat isa. No. Gawin natin, mga kapatid, yung pagsubok sa atin na ating naranasan. Gawin natin yung pagsubok na yan para maitaas ang Panginoon. Dumating yung pagsubok na yan, tandaan nyo, gawin nating frontliner ang Panginoon sa harapan para tayo magtagumpay. Huwag nating ilagay yung Panginoon sa ating likuran. No? Fight your battle, kapatid. Kapag ang Diyos ang nilagay mo sa unahan, siya ang maging frontliner mo sa pagsunod mo sa Panginoon, lahat ng papasukin mo, lahat ng dadaanin mong pagsubok, ariin mo magtatagumpay ka dahil ang nasa harapan mo ay ang Panginoon. Gayun niya, mga kapatid. Kasi panahon na para maipakilala sa Diyos yung katapatan ng paglilingkod. Isang kaluluwa, napakahalaga sa Diyos niya. Kaya kapag nawala yan, kalungkutan sa Diyos. Kaya nga, sa umaga pa lang, no, gawin natin yung unahin yung presensya ng Panginoon para sa lagi yung manguna sa atin. Sa umaga pa lang, pagising, dalangin natin sa Panginoon na pangunahan mo ako, Panginoon, sa buhay natin. Para yung ating paglakad, laging una ang Diyos. Naalala nyo ba si Goliath? Diba? Nung marinig ni David na inahamon yung Panginoon. Inutusan lang naman si David na magdala ng pagkain sa mga kapatid niya, diba? Pero nung marinig niya yung hamon nung Goliath, pumunta sa kay Saul, sa lalaban. Sabi ni Saul, wala ka namang experience, kalaban mo yung mandirigma, sanay sa labanan yun. Anong sabi ni David? Pumatay ako ng oso, tsaka ng leon, kinakalaban ko. Sabi niyang ganun. Para protektahan niya yung kanyang mga tupa. Yun ang nagawa niya dahil sa pangalan ng Panginoon. Ibabagsak ko rin yan, sabi ng Panginoon. Yung malaking yan, yung mandirigma na yan, dahil sa pangalan ng Panginoon. Kapag gumagalaw ka na gusto mo ay ibigay yung karangalan ng Diyos, yung presence ng Panginoon, mararamdaman mo. Bakit? Kasi yung gagawin mo, maitataas mo yung Panginoon. Yun yung dahilan kung bakit ang laki ng kalaban ni David, natalo niya yun sa isang tira lang. Bakit? Kasi sinamahan siya ng Panginoon dahil ang layunin ni David, ipakilala sa kanyang bayan Israel, ipakilala sa kanyang mga kalaban na ang Diyos nila ay buhay. Ang Diyos nila ay makapangyarihan. Kaya kapag lumalaban ka sa isang pagsubok ng intention, na ang layunin mo sa pagsubok na ito, maitaas ang Diyos, pangungunahan ka ng Panginoon para pagawigyan ang pagsubok na yan. Kung alam nyo lang, mga kapatid, kung alam nyo lang kung gaano yung pagmamahal ng Diyos sa atin, ng Espiritu Santo sa atin, kung alam nyo lang na kung saan may sinasabi siya na sabi niya, ayaw pabanggit ng Panginoon. Pero naipilitan siyang isa-isay sa atin para tayo may pakilala yung pagmamahal bilang kapatid sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, ng Espiritu Santo, siya na lamang ang mananagot sa harapan ng Diyos. Para sa atin, ganyan yung tayo pinangangalagaan. Kahit na tayo ay hindi tayo nakakaulayaw, nakakausap, pero lagi siyang nandiyan para sa atin. Ang hiling lang
sa atin, sumunod, focus doon sa pinagagawa sa atin ng Panginoon, kasama ng mag-ingat. Pinanganak tayo ng Diyos para magbigay ng karangalan, ng kaluwalhatian sa Panginoon. Hindi tayo nandito para mapagsalitaan ang pangalan ng Panginoon. Kaya sa bawat pagsubok, no, merong gustong sabihin sa atin ng Diyos. At ang lahat ng yan, ng pagsubok na yan, anuman yan, karamdaman, pamilya, o sa anong pamang mga bagay, ang lahat ng yan ay para maitaas natin ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Para madulutan natin ng kaluwalhatian, ng karangalan, ang ating Panginoon. Purihin ng Diyos, at tungkol doon sa paghandog, mahalaga sa Diyos yung paghandog, mga kapatid, paghahain. Gusto ng Diyos yan. Pero kung maghahain ka na magtaglay ka ng karumihan, at ito hindi mo binabago, hindi tatanggapin yun ng Panginoon. Una, eto sabi roon sa Mateo, sa 16, ganito po yung pagkakasabi. Pagbibigay mo ito ng 24 ng iyong sarili sa Diyos. Sabi rito sa 16:24 na magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, kung ang sinumang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Paghahain ka sa Diyos, pag maghahandog ka sa Diyos, ang ibig ng Panginoon, sabing ganon, tumanggi ka sa iyong sarili. Ibig sabihin nun, pagbibigay mo ng iyong sarili sa Diyos. Ibig sabihin, yung ganap na pagtatalaga mo sa Panginoon ng iyong sarili. Basahin natin susunod. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas nito, ay iligtas ang kanyang buhay, mawawalan nito. Ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, makakasumpong niya. Yung mga taong tumanggi sa kanyang sarili para sa Panginoon, ibig sabihin, nawalang ka na yaon pagdating sa Diyos. Sabi niyang ganito, ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil naman sa akin, makakasumpong naman niya. Ganun po yung ibig ng Diyos para sa atin. Ngayon kapag maghahain ka, katulad ni Abel, dito po sa 11:4 ng Hebreo, ganito ang pagkakasabi. Sa 11:4, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito ay sinaksihan ng kanyang mga niyang siya'y matuwid. Nagpatotoo sa Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, patay na siya, nagsasalita pa. Naghain si Abel sa Diyos na merong pananampalataya. Kaya kapag ikaw ay maghahandog sa Diyos, kailangan nandun yung pananampalataya. At ang sabi rito, yung kanyang pagiging matuwid, pinatotohanan yun sa bawat kaloob. Sabing ganun. Ano pa, sabi rito, sa pamamagitan na ito'y patay na siya, nagsasalita pa. Ibig sabihin, narinig pa yun ng Panginoon. Bakit? Mahalaga kasi sa Panginoon ang kamatayan ng matuwid. Pinahahalagahan ng Diyos. Kaya ganun yung bagay na kapag maghahandog ka sa Panginoon, kailangan laging may lakip ng pananampalataya. Pagtitiwala sa Diyos. At nasusukat yung pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Kasi pagpapatunay yan, sabi nun sa Deuteronomy 13:3, sinusubok ko sila para malaman ko kung sila'y umiibig sa akin. Ganun pagsubok eh. Kapag ang Diyos sumubok, titignan niya kung umiibig sila sa akin. Sa hukom, sa 2:21, hindi ko na pinaalis sa kanila yung mga taga-ibang lupa.
para malaman ko. Diba? Kung sila'y liliko o hindi. Kaso, nahawa eh. Hindi nahawa dun sa taga-ibang lupa yung paglakad ng Israel eh. Sabi ron sa 106 ng awit. Nahawa sila. Nung sila ay masubukan, yun yung nangyari. Pero pagka ang handog mo ay hindi naging matuwid sa Diyos, hindi niya tatanggapin yun. Sa 1:14 ng Malakias, ganito yung pagkakasabi. Sa 1:14 ng Malakias, ngunit sumpain ang magdaraya na meron sa kanyang kawan na isang lalaki at nanata, naghahain sa Panginoon ng marungis na bagay. Sapagkat ako'y dakilang hari, sabi ng Panginoon ng mga kubo, ang aking pangalan ay kakilakilabot sa gitna ng mga hintil. Sabi rito, naghahain, nanata, naghahandog sa Panginoon ng marungis na bagay. Ako'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit haharap ka sa akin na meron kang karungisan? Bakit haharap ka at maghahandog sa akin na ang puso mo'y mandaraya? Ang puso mo'y marumi? Sabi ng Panginoon, ako'y dakila, hari, sabi ng Panginoon. Tapos haharap ka sa Panginoon ng ganyan, may marungis na bagay. Hindi tatanggapin ng Panginoon yun. Naano niyo ba yung binabasa po natin? Hindi tatanggapin ng Panginoon yun. Kaya nga kapag maghahandog ka, yung katawan mo, haing buhay. Dahil ang pinaghahandogan mo ay dakilang hari at makapangyarihan Diyos. Yun po yung ating pinag-aaralan, mga kapatid. Sabi nga rin sa aklat ng Amos sa 5:21, ating basahin. 5:21 ng Amos, aking kinapupuutan ang at hinahamak ang inyong mga kapistahan. Hindi ako nalulugod sa inyong mga takdang kapulungan. Bagamat inyong handog sa akin ang mga handog na susunugin. Sabi sa 23, ihiwalay mo sa akin ang ingay ng iyong mga awit. Pinaihiwalay yan. Bakit pinaihiwalay? Kasi magiging patingaw lang sa Diyos ang awit kapag ikaw ay naghahandog sa Diyos na may marungis na puso. Kaya kahit anong lakas ng iyong awit, kahit ikaw pang nangunguna sa pag-awit, ang sabi rito, ihiwalay mo sa akin ang ingay ng iyong awit. Bakit? Kasi nga madungi sa harapan ng Diyos ang magiging awit ng isang tao na mayroong marumi sa kanyang puso. Kaya pinalilinis yan. Pinalilinis. Unang Pedro 2:5. Ating basahin kung ano yung gusto ng Diyos. Kayo'y, ano sabi ron? Sa unang Pedro 2:5, kaya't kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay, natatayong naukol sa Espiritu, upang maging sardoting banal, upang maghandog na mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kapag maghahain ka, yung ukol sa Espiritu na nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Yun po yung gusto ng Panginoon kapag tayo maghahain sa Kanya. Yung nakikitaan tayo ng pagbabago sa araw-araw. Sabi sa 55:19 ng awit, ang hindi nagbabago ay aking parurusahan. Kaya kung hain ka ng hain sa Diyos, tuwing araw ng Linggo, tuwing araw na ikaw ay lalapit sa Diyos, hain ka ng hain, pero wala namang pagbabago sa buhay. Nagpapatuloy yung kamalian sa ating buhay. Sabi ng Panginoon, ang mga taong hindi nagbabago ay aking parusahan. Kasi nga, sa pagharap mo sa Diyos, binabago yung ating sarili. Kasi nga tayo ay ipinanganak ng Diyos sa Espiritu. Kapag pinanganak ka ng Diyos sa Espiritu, babaguhin yung pagkatao. Dahil ang pinanganak sa laman, ang gusto niyan bagay ng laman.
Yung mata niyan, laman ang tinitignan niyan. Yung ginagawa niyan, puro panlaman. Pero nung ikaw ay ipinanganak kay Kristo, naging ang buhay mo, kahit ikaw ay narito sa katawang laman, ang magiging buhay mo ay ukol sa Espiritu. Yung mga matang puspos ng kadiliman, magiging puspos yan ng liwanag. Yun yung pagbabago. Kasi hindi pwedeng magsama yung laman at ang Espiritu. Lagi natin binabanggit niya, kapag ka ang isang ipinanganak ng Diyos, hinihikayat doon sa gawing laman, itinutulak ka sa gawang laman, lumalaban yun sa Espiritu. Dapat naiisip natin yan. Kapag nandun na tayo sa gawa, na alam mo na itinutulak ka na magkasala sa Diyos, tatalikuran mo ka agad yun. Kasi ang buhay mo ay buhay na para sa Panginoon. Kung gusto natin ng buhay na kanyang ipinangako, dahil hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Gusto mo ng panlaman, gusto mo ng pang-espiritual. Diba? Hindi po pwede yun eh. Gagawa ka ng ukol sa laman, yung mga pita ng laman, mga gusto ng laman, gagawin mo lahat. Okay lang. Tapos pagdating ng Linggo eh, sasamba ka sa Panginoon, okay lang. Magkasama silang dalawa. Hindi po pwede yun eh. Kailangan tatalikuran mo talaga yung isa para makasiguro ka dun sa isa. Gusto mo ng panlaman, ay di iwanan mo yung pang-espiritual. Pasaganahin mo kung ano gusto mo sa buhay mo. Di ba? Pero kung gusto mo ng ukol sa Diyos, ang isip mo, mas lamang ukol sa Diyos. Dahil pagdating dito sa ukol sa laman, sa buhay na ukol dito, alam ng Diyos, sabi niya, ang inyong pangangailangan. Hindi ka rin niyang pababayaan ukol dito dahil ayaw niya na ang kanyang mga anak ay mamalimos sa lansangan. May kasapatan ang Diyos na ibinigay para sa iyo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon ukol sa mundong ito dahil ang Diyos ay nagbigay ng kasapatan para sa iyo. Gawin lang natin mga kapatid yung bagay na gusto ng Diyos para sa atin. Katulad ng sinabi ko, ang mga kapatid na dating nagkaroon ng ugnayan sa kapisanang ito, na hanggang ngayon nagpapatuloy, nagpagpapabaya, tatalikuran na ng Panginoon yan. Kaya habang may pagkakataon, anak, magulang, kapatid, paalala niyo sa kanila na sila ay tinawag minsan ng Panginoon upang muli makapaglingkod sa Panginoon. Hindi natin alam mga kapatid ang bukas. Pag dumating ang Panginoon bukas, hindi natin alam kung sino yung, di ba? Eh kung ikaw ay nananatili doon sa gusto ng Diyos, kahit dumating pa bukas o dumating pa mamamaya, maititangala mo ang iyong, di ba? Mukha sa Diyos. Bakit? Dahil nakapanatili ka sa pagsunod sa Panginoon. Mamaya, pag dumating ang Panginoon, nakayuko tayo. Bakit? Kasi nahihiya tayong humarap sa Panginoon. Bakit ka nahihiya? Eh kasi mas marami yung ginawa ko rito, kalokohan eh. Kaysa gumawa ng ukol sa Diyos. Kaya nung tumulog na yung trumpeta at mababa na yung Panginoon, imbis na ikaw ay maging masaya, dahil ikararangal mo, andyan na yung hinihintay, eh napayuko ka. Bakit? Naku, andito na, may kulang pa sa akin. Taktay kang bata ka. Ganun ang mangyayari, no? Kaya hanggang ngayon, hanggat nandiyan pa yung lakas para sumunod sa Panginoon. Ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, sabi ko nga, kung gugulayat, gasing laki ng gulayat yung buhat-buhat natin at pasan-pasan natin, yung laking yun na tinalo ni David, mapagwawagian din natin. Dahil ang laban na ating nilalaban, no, ay para maitaas natin ang pangalan ng Panginoon. Dumating man ang mga pagsubok na yan, isa lang ang dahilan, dumating yan para maipakilala mo sa Diyos, maitaas mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Dahil ang mga anak ng Diyos ay may pagtatagumpay kapag ang frontliner mo, ang Panginoon Diyos.
purihin ng Panginoon, mga kapatid. Pasensya na kayo sa akin, mga kapatid, no? Kasi nga, katulad na sinabi ko, sa amin po, kahit tayo nagkukulang sa Panginoon, ang puso natin, walang ibang nasa isip, kundi magsama-sama tayo sa kaharian ng Diyos. Yun lang. Kapag isa dyan ang nawala dahil sa katigasan ng puso, napakasakit po noon para sa amin. Tanda, hindi po yung baliwala. Hindi po yung baliwala. Tandaan niyo yan. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga sa bawat isa. Naway palaksin tayo ng Panginoon. Patatagin tayo ng Panginoon. Ano man na mangyari, haharap tayo sa Diyos para sa buhay na walang hanggan. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga sa bawat isa.